So ayan po, muli po, welcome sa aming live stream ngayong hapon. Ayan po, dyan sa Pilipinas, gabi na dyan sa Pilipinas pala, pa-midnight na. Ano? So muli po, welcome ayan, po sa ating po, live stream. Kasama natin si RP Max Vlogs, mga kababayan natin. Okay, ito na yung huli natin, no? Huli-huli na, tambahan. Kailangan namin bumiyahe ng Pilipinas. Kasi nga po pala siya, babiyahe rin po siya. Babiyahe rin siya ng Pilipinas, kaya mabibila din siya doon. Ako bilib na ako doon. Okay. Mainit talaga sa atin. Buti nga, medyo mula na ngayon. Umpisa na. Ayan po, siyempre po dyan po sa thumbnail natin, sa ating title, makikita nyo po dyan. Siyempre po, pampagod vibes po yan. Doon po sa mga fans ng Jumcar, lalo na, dahil meron naman po tayo pa nag, ano, million views. Hindi pa nag-update dito. Hindi pa rin, wala pa rin ba? Hindi pa lumabas. Ayan. Pero meron naman. Paki-check lang po, double check lang po kung tayo po ba yung naririnig na or hindi pa. Delayed yata si YouTube ngayon. Yan no, upcoming ka pa. Upcoming pa rin. Ganun. Okay nga. Dito sa ano po. Ah, dito meron na. Dito sa ano meron na dito. Ah, meron na. May nag-comment na. Oo. Ayan, pasensya na po. At minsan, nanibago tayo kay YouTube eh. May mga panibago, mga bago siyang minsan na ano. Sige. Lalabas din ito. Ayan, na-delay lang ng konti. Ayan po. Gaya po ng sinasabi ko po kanina, mga kabayan natin, meron naman po tayong million views sa vlog po ni Kalinga Prab sa Jumcar. Ano po? Bali, ano yun? Bali ngayon lang po yan. Kasi kaninang umaga dito, tinitingnan ko, kulang pa ng 5,000, tapos 4,000. Tapos itong ano po, hapon dito, nakita 1 million na. So ibig sabihin ho, yung paggalaw talaga ituloy-tuloy. So i-share po natin yan sa inyo, ano mga kabayan natin, tapos bilangin po natin lahat, ilan na nga ba ang million views ni Carla or ng vlog ni Kalinga Prab kay Carla. Ano po? Tapos meron pa tayong isang pag-uusapan din, isinama natin. Ito po ay pinili po ni RP Max Vlogs, yung pangalawang topic natin. Patungkol po yun dun sa pahayag po ni Lolo Migs, mga kabayan natin. At parang hindi ko alam kung maniniwala tayo kaagad. Dahil sinasabi niya, si Erica, ay tomboy. Ano? Siguro napanood niyo po doon sa ano po, interview ni Kuya Bal Santos Matubang. Oo nga. So mukhang ano. Pero hindi malinaw partner kung sino ba ang tomboy sa dalawa. Yung pagkakasabi kasi ni Lolo Mix, parang si Erica na mismo. Mamaya pakinggan siguro natin yung partner. Kasi yung isa. No, yun nga inisip ko nung una na baka yung kapartner kaya naman. Hindi malinaw. O kaso dito po sa pahayag ni Lolo Mix partner, parang ano, parang si Erica mismo ang tinutukoy niya. At saka inisip ko dito, hindi magsisinungaling yun. Lolo niya yun eh. Yun nga. Kasi kahiyan yun, ano? Although, siyempre, mga bayan natin, ano, hindi ho natin para bang dinidegrade, ano, kapag kung tomboy ka man or bakla. Dahil sa ngayon naman po, sa atin naman po, parang acceptable lang, kumbaga, ano, tanggap na rin po sa atin yan. Kailangan ma-find out natin kung talaga bang tomboy o baka yung isa ang tomboy. So, tingnan po natin, mapag-uusapan po natin, saka yung makasabi ng mga viewers po natin. Ano, mga bayan natin. So, yan po ang ano. Tapos, yung isa pa po, dahil pag-usapan po natin yung million views, isisingit ko po si Alvin Caceres. Kasi meron na rin po siyang million sa kanyang ano po, sa kanyang mga upload. Ano? At ano po, so dyan po iikot yung ating ano. Depende rin talaga sa ano, no? Sa minsan mayroon kang ma-vlog na ano. Magugustuhan o machibuhan. Actually, na maraming naantig doon sa situation ng binavlog mo. Actually, yung vlog ni Alvin na yan, parang Frankie yan eh. Nagpanggap siya na parang style, ano, style din ni Daddy Frankie. So, kumbaga, style, King Lux. Parang mga ganun din. May mga pag-experiment, kung pagdidiwalaan. So, parang ganun, mga kapatid natin. So, nakita ko rin sa, ano, sa vlog ni Rampage, naka 1 million views din siya. Nagpapanggap din siya. Oo, maraming gumagawa ng ganun. Depende po yun sa atin kung sa tingin natin ay bagay sa atin o kaya natin. Kasi pag hindi rin, wala din. Oo, kasi pag masyado kami stiso, kaya kamukha mo. Kung ikaw magpanggap ka na, ano, na pulubi. Kailangan ano, ano ko talaga doon, maglagay ka ng ano sa mukha. Uling, di ba? Uling o ano. Kami okay lang kasi ako, yung nabibilad ako, medyo maitim din ang kulay natin. Ginagawa ni, ano, ni Foreign Germs, di ba? Naglalakad pa yun. Bili ba ko noon, nakapaalam. Sakit kaya nun. So, ayan po. Ano? Ayan, so, po. Dalawa uli kami ngayon, mga kabayan natin. Siguro, 1 hour tayo. Pag-usap tayo ng 1 hour siguro. Baka lalagpas partner kasi yung isa nating, ano, marami itong... May mga bagay-bagay. Nilagyan ko na lang, ano. Ipaparinig natin mamaya. Sige. Ito namang first part natin. Palagay ko, hindi naman ganun kahaba ito. Kasi kung mag-update lang naman tayo. Tapos, lagi na ako may regular, ano dito, regular upload. Pagka ho nagkakaroon ng million views, yung Jumcar.
kung mga sino-sino nagkakaroon po ng million views. Ano po? Sige, partner, unahin na natin yung ano. Salamat sa inyo. Yung sinasabi ni... Ito mo ng bangka. Sige, bangka mo na. Sige, unahin natin yung bangka. Sige, pakinggan natin. Lagyan mo ng konting mic. Maiksi lang yan, ha? Ito mo na. Sige. Walang 3 minutes to. Lahat-lahat. Hindi. Bawat isa? Oo, bawat isa kasi may mga ini-skipan ako, eh. Sige, isusurkan na lang natin pagka. Alam ng kasya. Alamin natin. Ay. Tay! Kumusta kayo? Ay, ano ko lang kasi, tay, kasi maraming mga tanong eh. Nag-reflect yung ilaw. Ano? Una po. Inis mo. Nag-reflect yung ilaw. Ganun lang. Yan po. Nag-post sila sa social media sa account nila, Hilovers. Eh, lahat po inangki nila. Bangka daw sa kanila yung bangka. Ay, hindi po. Ang pagkaalam ko po, kuya, ay kuya, ano ba? Yun ay ibinigay kay Rob ni... June A. Ayan. No, galing kay June A. Para alam niya ang pagka. Kaya galing niyang kay Rob. Tapos yun lang po mga gamit sa loob ng bahay. Yung bahay, kailangan sa paggawa. Hindi po kanya niyo yung galing. Eh bakit po nagkaganoon natin ang kigila? Hilovers. Okay. Pwede na, pwede na. Pwede na natin ang ano. Ito mga kamay natin. Sa pagkakalam ko po, ganito yan. Doon naman sa ano ni Lolo Miguel, sa pagkakalam po natin. Yung bangka binili yon ang nag-sponsor si Sir June A. Pinudahan po kay Kalinga Prab, pero nakalaan yung kay ano talaga kay Lolo Mig. So okay po yun ano makabayan natin. Pero yung tungkol po sa ano magamit sa bahay, sa pagkakaalam ko naman po, base sa mga feed po ng mga kakilala natin, tumulong po yung ano e-lovers doon. In fairness naman po sa kanila, sa pagkakaalam po natin, hindi doon sa pabahay. Marami nag-sabi sa atin na yung pabahay talaga kay Sir June A. Pero yung ibang gamit po sa loob ng bahay, tumulong daw po yung e-lovers. Nag-sponsor po sila. Saka nagbibigay sila ng ano ng parang pera din po sa kay Kinay Erica. Yan po sa pagkakaalam po natin. Ayan. Sige, next. Ito yung tungkol sa akusasyon, aligasyon na tama daw si Lolo. Sige. Kasi gawin na natin ang reaksyon. Papakita mo muna yung birthday part na yan. Tapos yan. Ikaw po yan. Totoo po yan, sabi ni tatay. So, tay, tapat ka raw, sabi nila. Ay, ano ba? Hindi ka raw nag-iista ng malaot. Ay, paano mo kakaroon nga niya? Akin tayo lang ito. Papaayos ko nga yung makina, ayaw katong ba? Sira yung pagka, ayaw ano yung... Pero hindi ka naman tamad. Mapapakyo po kasi lang ganyan kung magtamad ako. Kasi nabuhay sa kanila. Yes, ganito yan. Kasi sinasabi naman tama po yan. Tama naman sabi ni ano. Kaya po sinasabi yan, mga kababayan natin, ang ano po niya, yung mga post po yan, base po yan sa mga post po ni ano ni Ian Tunyacao Torres. Yun. Ako lang, ano iba? Ini, Ian. Ini ang tawag ni Kuya Pat. Ang spelling kasi, E-A. Ian, parang Ian. Parang Ian eh. Parang Ian. Parang Ian. Ian, o. So ang ano po doon mga kababayan natin yung sinasabi tinutukoy ni Kuya Bal na nagsasabi ng ganun. Naka-post kasi yan sa mga ano na tamad yung eh kayo, ganyan guys, pag-interesan niyo yung pera. So yun pang tinutukoy niya. Ano po? Ngayon yung patungkol naman po sa ano, patungkol naman sa makina na sira. Ang pagkakasabi naman po ni ano diyan ni Lolo Miguel, yung karburador lang naman. So kapag ka po karburador lang po, hindi naman po ganun kamahal yon. Ano po? Actually kung bibili ka po ng bagong makina kasi yung makina na yon, sinabi ni Lolo Mix na ano, Honda. Uso kasi ngayon yung mga Honda na Taiwan na mga makina, mura lang po yan. Nung bumili po ako, 14,000 yata yung ano, 12 horsepower na po yun eh. 7 lang po yan. So ang presyo po niya, wala pang 10,000. So kung gusto man pong palitan po yan, wala pang 10,000. Ano po? So kung may mag-i-sponsor lang dyan na ano kaagad yan? Kung ang sinasabi ni Lolo Mix ay sira kasi, kaya hindi makapangisda. So kung magagawa ni Kuya Bal yan, kasi nabanggit ni Kuya Bal. Oo, Kuya Bal, mukhang ano. Papaganahin niya. So, papaganahin yung bangka. So, antabay kasi lang po tayo. Na-discuss yata nitong grupo ni Lovers Partner, yung grupo nila, na tatamad-tamad at hindi na nag-fishing. O maghihintay na sa ayuda. Paano nga mag-fishing kung sira nga yung bangka? Sira yung bangka. So, ito pa partner, ito yung sinabi ni Lolo, yung tungkol doon sa pera na binigay ni Kalinga Prab, na actually galing kay June. Yung pinag-awayan. Oo, yung pinag-awayan. So, ito pakinggan natin. Sige. Sari man ito sa hirap. Sari sa hirap dito eh. Kaya okay magsabi na ang habol ay pera. Ang ato yan. Kaya nga po, pera nga nga nangyari kay Rob. Yung nag-awaya namin na binigay ni Musab lang ni Rob na naikot sila ni Jenny. Yun na nga po ang pagsimula namin. Yun na sila nag-alit. Sabi nila,
Kaya niya kami nag kundiyan dahilan sa amin, hindi ka magkakapira sa amin na niya yan. Eh, yun na nga ibigay, ipapagamot ka kay misis. Ako yung pera, hindi na. Binigay po namin, binigay po sa amin, pero masakit ang loob sila. Grabe, no? Alos nga yung ibigay. Mm-hmm. Eh, gusto ko nung gusto naman yung api niyang makakita. Bukod na dako, dako. Oo. Sino nga pinagbigay? Ano yung ibigay sana? Yung po makapatid. Yung po makapatid. Okay. Kung nagkang putiri ka, sa labing dagat, hindi yan. Bakit daw kayo ibigay? Meron nga po yan. Kung hindi daw sa pinapagat ni Rodney, ano, Giraw, wala ang kwarta. Isa din naman yung panganay, kung hindi daw nakipag-con kay Judy, hindi daw nakipag-con. Ayun, pwede na. Sige. Oo. Ayun. So, ganun ang nangyari. Oo, sige. Paliwan mo. Sige. So, yun. So, sa napapansin ko dito, partner, first time yata nila nakahawak ng ganong kalaking pera. Mm-hmm. So, hindi rin naman natin siguro ma-blame na ika nga, nagka-interest sila doon. Mm-hmm. Kasi, instead na ibigay nga nila doon sa lula nila, yung 20,000 na pang-opera, eh, parang napag-interesan pa. Mm-hmm. Oo, na kung hindi naman dahil sa amin, hindi nyo matatanggap ito. Oo. Ang problema kasi, binigay yung pera na yon para talaga sa lula nila. Oo. So, hindi sila nakontento doon sa binigay ni Kalinga Prab na allowance nila. Parang pati yung 20, parang nasilaw sila doon sa 20. Yun ang medyo masaklap. Kasi kung tutusin, kung ikaw ay apo talaga, o kaya nga, dapat nga yung pera mo na, idadagdagan natin lolo para mapag-ano yung mata mo, so, gamot. Pinag-awayan nila at doon nag-umpisa yung away nila. Oo. Yun ang masama doon. Yun ang masaklap. Ayan. Ano ba ang kasunod natin? Iyan na ba yan? Yung tomboy na ba yan? Ito na yun. Bago may salang pati yung tomboy, may umapila po sa atin, may nag-message po sa atin. Isang concerned citizen. Sinasabi nila si Sir John A. daw po ang nag-sponsor ng lupa. So, may kuwan, may kumuntis. Oh, panoorin po natin itong part na kung talagang ano po ito. Sige, no? Sige. So, nagbigay po siya ng link. Oo. Salamat po ng marami. Yun ay si Sir John A. John A. na lang daw ang tao sa akin. Maraming salamat po, Sir John A. po. John A ba? John A? Yun yun, John A. Opo. So, si John A yun, okay? 40,000 pesos pambili na lupa. So, sana natin yung kasasabi niya na kung nabili na daw, hanap po kayo ng gano'n. Baka yung 40 kay Lito. So, dito lumalabas yung 40, nagbigay Sir John A ng 40,000. Baka gano'n. Kasi parang initial pa lang to. Ang alam natin, 80 yata yun. Kasi 80 nga yung 80 nga yung lupa eh. So yun, may point naman po yung nagbigay. So dalawa sila. So may 40,000 na binigay Sir John A para sa lupa. Mm. Tapos kung may nagdagaman na iba. Pero hindi tayo sure doon. Oo, ngayon. Di ba? Tingnan natin yung susunod na vlog ni Kuya Ban. Tingnan natin ito. Liwanagin. Kaya nga eh. Sige, tuloy natin itong tomboy na kasi medyo importante yan. Baka paratang nilulo yan, partner. Kaya nga eh. Napakaganda namang tomboy yan. Saka mabigat ito, partner. Magandang discussion ito. Ito mga bayan natin, in fairness, kasi yung iba kasi partner, parang sa galit nila kay Erica, talagang ayaw nilang marinig na sabihin natin maganda. Mm-hmm. Pero sa totoong usapan talaga, may itsura naman talaga si Erica. May appeal. Slim siya. May appeal. Kita naman natin po nung panahon din po nila sila ni Edo nung nagkikiligan talaga sila. Oo. Kahit tayo, kinikilig tayo doon. Kasi may chemistry. Mm-hmm. Nandun yung chemistry. So, given yun. Hindi natin may tatanggip po yun. Yun talaga si Erica na lumalabas. Kaso nga lang po, may mga nangyaring ganito. So, unti-unti yung mga viewers nawalan ng gana sa kanya. So ito na nga po, may konting issue na sinabi ng lolo niya, na tumbo yung apo niya. Mm-hmm. I-play mo na partner. Ito, pakinggan natin. Tanong ko lang sa iyo tayo. Kasi si Erica daw, tumboy daw. Ay, baka po, tumboy nga. Nakikita nga niya na kasama-sama, babae niya. Si Ina doon niya ang ka-authorist. Nasabi ni Jenny, tumboy. Ano po? Tumboy talaga yun. Yung jowa niya. Pero parang hindi sigurado partner yung binanggit ni Lolo. Kasi ang malinaw lang ng binanggit niya, ang tumboy yung babae na mataba.
Hindi, iba naman yun. Ngayon, hindi, ngayon. Dalawang subject yung partner. Yung sinasabing tungkol na mataba, ang tinutukoy nun, si Ian, na parang may... may parang ano din, parang ganun din. Pero itong, same case sila. Ulitin mo. Itong kasama ni ano, ulitin natin. Kasi nung pinanood ko, yung intindi ko eh. Tinukoy nila na tomboy si Erica, tapos binabanggit si Ian, parang meron ding matabang tomboy na... Ulitin natin. Na-close daw sila, parang kaka-close niya. Tulungan nyo kami, guys. Sige. Tulungan nyo kami. Kasi pinanood ko na yung partner eh. Although meron kaming samahan po na i-register sa CCC, kami sana na po mag-register sa Pilipinas. Inaarap ko lang tinatay ko, confirm po, totoo talaga ang tumbo si Erica. Ako po nga ako, iba na ako, napagod ko na nakapit kami na siniraan ko daw. Ako daw nag-BBU. Ay, pati mag-BBU na ako sa bahay nila. Mapapatyo ko sa bahay ng gabi. Ay, siya rin po, kamay nila. Si Erica yun, yung tukoy. Ipip siya para sigarilyo. Nag-video rin. Anak niya ay sila niya ang nagpapasipsip nung gano'n. Ay, nakita ko sa ano, TikTok. Tapos doon eh, sa sayo sa isang iyan. Nagbibib siya yung sigarilyo. Nausok. Ano yun tayo? Totoo yun? Totoo po yun. Diyari ka? Dapat din nila yun binibidyohan. Kasi hindi maganda sa mga bata. Okay, sigarilyo lang ano yung isip. Tapos may pagyakap pa lang sa babae. Hindi maganda po yun na gano'n mga kalingap. Ano? Siyempre po maraming bata na nakapanood, hindi magandang tingnan. So yun tayo, kinukulong ko lang yung bangka ha, kasi akala ko kung saan na. Ayan po, nahanap ba eh, baka nabininta muna. Hey. Medyo hindi na inabot yung isa eh. Kasi kung inabot yung ano binanggit si ano binanggit yung ano si Ian Torres. Kasi inabanggit niya sa ibang vlog din na may kasama ikang mataba na tomboy, may kasama ng matabang tomboy. Ibig sabihin itong si Ian ano to? Babae siya. Kasi may ka-close siya na tomboy, parang ganun ang intindi ko. Doon sa mga sinabi ni Tita, tapos yung sa vlog na yan, yun ang pag-aintindi ko. Kasi napanood na din. Pero ang topic natin, concentrate tayo kay Erica. Pero kasi, sa binanggit dito ni ano, hindi siguro, 'di ba ganun ang ganun yung punto ni Tatay. Hindi parang sigurado siya kasi siguro na, kasi nga sumama doon sa babae at nakita yung ano, nagyayakapan. Di, kung yung, ano ginawa ng mag-asawa. Yung intindi ko, parang kino-confirm mismo ni Lolo ng tomboy. Pero parang hindi na magkamali. Pero hindi rin siya 100% talaga. Hindi parang ano, tatry natin. Although bago ko magtanong muna, masasabi natin sa ngayon, si Erica hindi na maganda. Guwapo. Guwapong guwapo. Kaya kasi medyo ang intindi ni Arp kasi parang hindi sigurado parang si Lolo. Parang hindi pa. Pero para sa akin kasi, pakiramdam ko, sigurado si Lolo. Ano po? So, ito, magpa-press 1 tayo. Kung kayo po yung sigurado na sinabi ni Lolo na talagang tomboy si Erica, press 1. Yung pagkaintindi nila. Pero sa pagkaintindi nyo po. Pero kung sa ang dating po ni Lolo ay hindi sigurado, kasi parang ano, parang hindi conclusive Pero tingnan yung natin. Yung binanggit ni Lolo. Tingnan natin mga viewers natin. Pagka-confirm po yung, ang pakiramdam nyo ay confirm si Lolo, press 1. Pagtingin mo nag-aagam-agam, parang hindi sigurado si Lolo, press 2. So, makita natin yung boto ng mga viewers natin. Kasi ako parang nung pinanood ko yan, kinonfirm ni Lolo. Kinonfirm talaga na... May nagsabi ng two partner, Melanie De Chavez. So, yun nga yung pareho kami ng pagkaano ni Ma'am. Na parang nagbase lang din si Lolo doon sa video. Kaso yung isa lang partner, out of 100, isa lang eh. Okay, karami nagbase lang din si... Nagbase lang din si Lolo doon sa ano sa video na nakita niya nagalikan. Ayun. So karamihan ng one ang karamihan po. Kasi posible din partner ng tomboy yung kabila. Yan ang unang isip ko. Yung kabila. Pero yung sa sinabi ni Tatay ano ni Lolo Mix, confirm na si Erica mismo yung tomboy. Siguro magandang ano klaruhin ito ni ano. Di sa para sa kaya maganda kung ma-interview talaga, darating ang panahon na ma-interview ni Kuya Bal si Erica mismo. Mas maganda kung magkakaroon ng chance. Although, uso naman yung partner yung ano, yung paano tawag kayo, kung sa lalaki si Lahis, pwede sa lalaki, pwede sa babae, may magagawa naman. Hindi ko alam anong tawag sa babae. Anong kapalang? Dalawa na partner. Nakadalawa. Si Judisa Rosales. Nakadalawa ka? Number 2. Out of 300? Pareho kami ng... Out of 300? Ito, pangatlo. Si Milin Siriso. Out of 300, nakatatlo tayo. So, Milin Siriso. May 1% tayo, partner. Dumadami, Elisa Yumagata. Ayan, pareho kami. Pareho kami ng ano, kasi nga pagkaintindi ko partner, hindi, ikaw nga, hindi 100% talaga na alam ni Lolo.
nagbase lang si Lolo doon sa TikTok. Hindi, kasi doon sa TikTok mag din, ha, nakita niyang nag... Sabi nga niya, kung anong ginagawa ng mag-asawa, ginagawa nila. So, hindi, kung, yun ang, binanggit niya, natumboy yung isa at pati si Erica, tumboy na din. Hindi, yung ano doon. So, yun yung sinabi niya. Yung sinasabi ni, ni Lolo partner, nakita niya yung ganong, ano, ganong sinabi o kaya pagkakataon. Pero bilang ano kita kasama mo sa bahay, ikaw ang lolo, ikaw ang tatay, ikaw ang kapatid, ikaw ang kaibigan. Alam mo isa para ka magsalita ng bakla ito. Alam mo sa pang-araw-araw na nagkikita kayo, mararamdaman mo na bakla talaga siya. Parang ganoon ang ibig kong sabihin. Ito pa partner, so, pasensya. Ano kita diyan? Sabi uli ni Braga is Clarence J. Two din. Ano? Ito. O umulit siya. Dumami. Oh, dumami. Dumami ang two. Oh, ito. Dumami ang two. Hindi, may nag-comment nito, baka daw by 6-1. Oo, posible naman. Posible naman. Ako yung mga kabayan natin, si RB, hanap ng hanap po ng two, kasi hirap pong hanapin. Siguro sa out of 500 yun. Naghahanap ako ng kakampi. Nakakapat po siya. Naghahanap ako ng kakampi. Out of 500 yung nag-comment. Naghahanap ako ng kakampi. Pero ganito naman, partner, palagay natin na si, kasi may naririnig din ako, pagka ang, parang bakla yan eh. Nahahawa. Pag pumatol ka sa bakla, may tendency ka na mahawa ka. So kung papatol ka sa tumboy, posible din na magiging ano ka, tumboy ka. So palagay natin na natumboy nga si Erica. Ang isang tumboy ba hindi na pwedeng maging babae? Pwede pa rin. Pag naanakan niya partner, palagay ko magiging babae yan. Lalo yung wala sa kasi may mga tumboy na itsura pa lang, tingnan mo mukhang tumboy talaga. Iba na yon yung sa body build pa lang. O sa katawan pa lang. Pero si Erica kasi tingnan mo babaeng babae yan. Babaeng babae. Although sabi sa nag-comment, Erico na daw, Erico. Kasi naalala ko partner, yung vlog ni Kalinga Pravda, kung saan yung bago sila nagpunta sa dagat, di ba, sa Bagasbas, di ba, nagpunta sila doon sa parang park muna. So nakita natin yung pagkamahinhin niya doon, nakikita natin. Yung mga kilos niya talagang nandoon. Kaya parang sabi ko, parang hindi natin, parang hindi ma-accept ba na ganun pala siya. Hindi akalain. O hindi natin akalain nung na ganun siya. Nung unang nabalita po yun na issue ng tomboy. Parang mahirap tanggapin. Actually, naalala mo si Konyang? Naglalaban natin yan, dinidepensa natin si Erica nung time na yun. Di ba naalala mo yun? Si Konyang naglalabas na sa mga kakatulayan na may kasamang kapwa babae yan. Binase lang din niya, yung partner sa TikTok lang din. Sa mga picture. Sa picture lang din. Sa picture lang din. Pero ano, sa atin naman pa total sa society naman sa atin, tanggap naman yung tomboy o bakla. So, ito partner, sabi ni Ruina Marzan, pwede pa rin Kuya RP, may tomboy din nag-asawa ng lalaki. Kahit sa bakla. Tapos nagiging ano, tapos nagiging ano na siya. Although sa comment partner, madalas sa mga comment na babasa ko, pasalamat daw si Edo. At hindi sila nagkatuluyan dahil nga tibu pala, parang ganoon. Marami so parang ano, napabuti pa. Oo. Kung nung ano, medyo malungkot tayo nung sa binanggit nga ni Lolo, parang natutuwa pa tayo na hindi natuloy si ano doon. Mula kay ano partner, Reina C, doble cara bisexual. Pero mula naman kay Daidilio, babalik yan si Erico sa pagka-Erica. Pag makahanap ng ala Jomar, ayun. Mukhang nagagwapuan si Daidilio kay Jomar. Oo, so maghahanap tayo ng ano. Halimbawa, pag na-i-vlog ito ni Kuya Bal, tapos gagawa si Kuya Bal ng love team. Oo, sino naman kaya ang posibleng i-ano dito? Ayan. I-partner dito? Mahanap tayo ng ala Jomar. Ayan. Kasi may mga partner na yung ano eh. May mga ka-love team na eh. Pero ito sa nangyayari partner, sa pag-vlog ni Kuya Bal dito, hindi ho malayo na may isang pagkakataon may interview niya si na Carla at saka si Sheila May. Kasi mukhang hindi naman ganun kalayo ang ano eh, yung bahay. Ito partner, sabi ni Judisa Rosales, Sir July and RP, I'm in doubt. Mm-hmm. She loves beautiful clothes. Sino? Si Carla? And accessories. Si Erica. Bisexual siguro. Kaya nga, hindi ko masyadong, hindi ako sold doon sa binanggit ni Lolo eh, na ganun siya. So, Ras po, tingnan niyo, magaling talaga siyang umarte, parang di makabasag pinggan. Ayan. Ma'am Gregoria Scottsbrook po, nandito sa live po natin. Ayan, shout out po. Rikiho, ni kay Louis 23, Claro Marie Cris, Arimedios sa Dinay Goody, ayan, shout out kay Starlux. Sagi Fernando, hindi lito, June A po, 80. Doon sa pinapanood po natin, 40,000 mula kay June A. Ano, so hindi natin alam kung may dagdag po ng iba. Ayan, siguro po yung ano, i-review natin para sa sunod nating ano. Oo, para maano natin. Alam natin yung tama talaga.
yung sa lupa na yun na parang nakalimutan na po natin. Ayun. Ayan. Sabi ni Jane Dulay, may FB siya noon, Erickson Rush. Oh, noon yun nga. Ito, yung binanggit ni ano dito, Erickson Rush daw. Ayan, arigato. Arigamisina. Ayan, shoutout po. Lerma Tanaka, good evening sa lahat watching from Japan. Ayan po. Libra girl, yung sinabi niya, inamin daw. Yep, bisexual siya, inamin niya. Sa Erickson Rush. Okay. So parang, talaga, parang ano, sabagay, no, hindi... Yung mga ganyan kasi partner parang ano yan eh yung kung halimbawa ako no ako yung tatay ng isang anak na magkaganon mahirap din di ba mahirap din hindi mo naman kunita ko yan kasi hindi naman nila kagustuhan din yan kasi kung nagiging ganon sila yung mga baklang sa pag-aaral para ang puso talaga nila puso babae oh puso babae hindi mo pwedeng ano kahit na bugbugin mo yan bakla pa rin eh yung iba nga nag-asawa bandang huli bumigay din eh nagpa-six ano pa? Six chains pa. Iyan lang. Oo. Eva Arenzana, yung old account niya na Erickson Rush, ayan, talagang tomboy siya. Doon kasi gupit lalaki eh. Ang gupit niya na malaswa ang gumalaw. Oo. So talagang kuan. Yan, maraming sasabi ito sa old account daw mula kay Erica Messina, yan ganoon din sinasabi. Ayan, Loli Sagon. Na-delete na daw niya, partner. Na-delete na niya ang iba. Ah, okay. Oo. Sabi ni Telma Opiana, congrats po kay Kuya Bal, 108,000 palipad kagabi. Tingnan po natin kung kakayanin niya si Kindred sa katapusan. Ito partner, may binanggit si Jean Morales, 40K kay John A. The next vlog, 35K kay John A. So, puro kay John A. Puro kay John A. Ayan. So, baka pumalay naman natin kay John A. Sa ano pala. So, lalong papabayaan na ng team na ni Kapion. Kasi sila naman pala ang gumastos. Sila nang bahala doon. Jean Kasakite, shout out po. Ayan. Eva Aranzana. Ayan. Andun naka-upload kay Kalinga Prab. Kalbo ang old account niya. Ayan. May nag-add daw po sa lupa ni Erica. Nabasa ko sa mga comment. Di ko memorize ang name. May nag-add daw po. Yung isa po, nag-comment po Sir John A. Yung 40, nagdagdag Sir John A. Uli. Yung iba naman po, Sir Lito daw. So, ano po, dapat yung klaro po tayo. Para hindi tayo makapag-ano ng ano, maling info. Hindi tomboy ang tawag sa amin yan, maming. 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 Ano ibig sabihin maming? Hindi ko. Bisaya, di ba? Maming, hindi ko ano. Maming daw. Oh, maming. Kuya Noli, nandito sa live natin, partner. ML, mega love shout ayan, out. Shout out. Sirs. Shout out. Hilda Bagalyon, nakita ko yung account Erickson Rush. Ayan. So, meaning, nandiyan pa rin po. Telma Opiana, ayan, shoutout po. Congrats po kay Kuya Bal, 108. Palipad kagabi. Oo, nga raw. Ayan. Gracia, Graciana Gonzalez, Sir July, darating ang araw, pag-aawayan din nila, magkapatid yung bahay na yan. Papayag ba si Sheila May na para lang kay Erica? Yan, mapunta dahil itong mag-effort. Budulin si Jujun A, di ba? Correct. Sigurado yan. Normal yan. Kasi ito, hindi naman natin sa ano mga kabayan natin. Pero ang base po sa history, yung lola nila na pinagdamutan nung 20,000 na dapat para sa kanila pang paggamot, pinag-interesan lumalabas. Base po sa mga napanood po natin vlog, sa mga sinabi po ni Tatay ano Migs, Lolo Migs, ni Tita, yun po ang sinasabi. Ayan. May tendency. May tendency. Pero partner, lumagpas na pala tayo. 66 minutes na pala tayo. Pasensya na po kayo mga kabayan natin. Ay, ang bilis po ng oras. Ang bilis ng oras. Although, na-discuss naman natin. Na-discuss naman natin. Yan. Yan po, pasensya na kayo mga kabayan natin na magpapasalamat na lang po muna kami. Doon po sa mga silent viewers po dyan na tahimik lang pero nanonood sa atin. Salamat maraming, sa inyo. Maraming salamat guys sa suporta. Pati po yung nakikimarites dyan. Hindi lang nag-comment, hindi naglalag. Pero at least maganda yung live natin ngayon. Walang away. Walang away. Walang away. Walang nagtatalo. Ano natin? Oo. Ayan po, so doon po sa manonood naman po ng replay, pakiusap lang natin, i-like lang po natin, at kung pwedeng i-share, mas maganda po. Kung hindi naman po, okay lang din. Tapos, baka maka-upload ako ngayon guys, sana masuportahan nyo. Pakipanood nyo po. Saka mag-comment po kayo. Kahit iwanan nyo lang. Mag-comment po kayo kay RP. RP, mag-post ka ng maraming vlog. Hindi naman nag-comment na sila ng gano'n. Kahit malaki ang pera mo, malaki ang sweldo mo, mag-upload ka ng sa YouTube. Kasi nag-comment na sila. Hindi ngayon partner, kahit paano may time na ako ngayon. May time ka na? Oo. Pero, kasi may exam pa sila eh. Okay. So, hindi naman ibig sabihin ako. Gumigising pa rin ako ng 3 o'clock. Hindi naman ibig sabihin, nakukumbinsin na kita. At saka ng mga viewers natin. Magbablog ako. Magbablog ako. Pagka may time na. Sa ngayon lang, medyo ano pa. Ayan. Pero kanina nga, naisipan ko na mag-live eh. Uh-oh. Eh kasi sabi ko,
Sabi sa bagay, nandun na si Sir July sa ano eh, sa Dait eh. Sabi ko, mag-live ako. Mag-live ako mag-isa. Inagulat ako. Nagkamali ako ng pasan ng number kanina. Kaya nga, in-unsend ko. Nagulat ako, sumagot ah. Nasaan kaya ito ngayon? Kanina ako nag-message sa'yo. Oh, hindi ko. Kasi naka-silent yung ano ko, yung phone ko. Kasi pwede ako mag-live ganin ng maga. Kaya inantay kita. Akala ko nakatrabaho ka. Oo. Ayan ba mga bayan natin? Siguro, ano, hindi ko alam kung kailan ulit tayo mag-live. Ano? Katar naman, malapit lang sa Pilipinas. So, tingnan na lang po natin. Kayang-kaya mo namang bumalik ng ano, monthly. Every 2 months. Ayan po, maraming so, salamat. So, June, July, nasa Pilipinas ako hanggang kalagitnaan ng July. Oh, ganun din. Yung misis ko, bakasyon din yun. Ah, sa... Kailan na bakasyon niya? June. Ah, June. Oh. June. Titinan ko kung makapasyal ako ng ano. Pumunta ka ng Dait. Titinan ko kung kakayanin. Pero magpa-general check-up ako doon. Oh, check-up muna. Titinan mo kung kaya. Pag sinabi ng doktor na medyo delikado ka, siyempre, tingnan natin. Namimiss ka ng Dait. Pagpasil-pasil ka sa Dait. Oh. Lalo kung itapat mo naman ng ano, may ribbon cutting para makadalaw sa ano. Sabi ni Kuya Balinano, mga reactor dapat dumadalaw. Bakit hindi naman siya nung mainit ngayon? No? Nakakatakot ang init ngayon. Medyo na ng konti. Oh. Saka kung may sasakyan ka naman, mabilis lang yan, madali lang. Mahirap naman magsasakyan galing sa amin. Paano mo iruro? Aruro na lang. Ang daming dadana. So titinan ko yung ano, yung ruta na papuntang Batangas. Negros to Batangas, kung meron ganon, pwede akong magruro. O kung magruro ako. Alam ko meron yan eh. Oo, Negros to Batangas, kung meron ganon, di gagawin. So ayun po mga kabayan natin, paalam po muna kami pansamantala. Ako yung nagpapasalamat po. Doon po sa hindi po nakakapag-like po dyan, bago kayo umalis, pakilike po yung live po natin. Although marami na po nag-like din. So maraming salamat po, sina Kuya Bal po, suportahan natin. At ngayon, nababiral po yung kanyang channel. Oo, congrats. Sa Galinga Prab. Nabubuhay. Kahit na tinatanggal niya yung monetization part niya, dahil nga sabi nga niya. Sabi niya, tinatanggal ko yung monetization ko kasi nang inakusahan ng ano, i-lovers na pang views pero, lang daw. Pero sabi mo ni Kuya Bala, iba na ika ang YouTube ngayon. Yung ads nandun pa rin. Oo, nandun pa rin. Okay lang yun. Wala pa nga 1,000 nilalagyan ni YouTube. Si YouTube lang kumikita. Kaya nabasa ko dun sa mga comment partner. Kuya Bal, i-activate mo yung ano mo, monetization. sayang ang kita. Sige po mga kapatid, saka parang yung totoosin, dapat monetize kasi gagastos yan. Pabahay kayo lulumix. Huwag niyang intindihin yung sinasabi. Magkano po ha? Sayang yung ano, ang daming pinapagawang bahay. 300,000 ko lang yun, papatayuan niyang bahay. Oh. At least makatulong yung kita. Saka ito ngayon, patatayuan niya yung babalik din naman kay Tatay ano, Miguel. Yun nga sinasabi ko, kailangan niya ng ano ng ma-monetize o kaya ang, revenue para itulong ang suggestion ko partner, sa live niya partner, gawin nating 2-story. Ang plano niya, 3 palapag. Ayan po, paalam po muna kami mga bayan natin. Maraming salamat po sa inyo. Suportahan nyo lang po lagi sina Kuya Bal, sina Kalingap Ram. Mga naman muna po sa Team Kalingap, sina Ruel Umalalag din. At saka siyempre po, mga Lingap partners, Reactor, charity vlogger sa Kalingap. Ayan po. So maraming salamat po. Ayan. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod naming live, mga upload po natin. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa lahat. Bye-bye. Thank you po.